All right, we're now joined by political analyst Ronald Llamas. He was formerly the Secretary for Political Affairs. All right, good morning to you, sir. Good morning, Mr. Llamas. Good morning, Karen. Nice to be here again. I know, I always love listening to you, but let's start with this. There are two issues here, all right? I want to ask you first, the definition of the opposition, right? So there's been a debate over the weekend on how would you describe who's the opposition? Can Sara Duterte, and let's say she solidifies her teammates, her power, could they, just because she is no longer part of UNITEAM, could she be described as the opposition? Or frankly, the Marcoses and the Dutertes are just two different power blocks, and the opposition is not her, but frankly, another group, which is smaller, like Risa Ontiveros, for example, right? So this is where is it a bastardization of the word opposition? Well, definitely. Just because you change hats or you change clothes doesn't define you as the opposition. Mm-hmm. Usually, pag sinabing opposition, meron ka namang ideology. Kung wala kang ideology, at least meron kang political platform, meron kang principles, meron kang vision na gumagabay sa pagiging political alternative mo. Eh, sa ngayon, ay hindi ganun kalinaw eh, yung pagiging political alternative ni Vice President Sara Duterte or ng kanyang mga followers and supporters. So at this point ay mahihirapan siyang tawaging opposition. No, kakaalis lang niya dun sa official family tapos overnight siya ay magiging opposition. Ni hindi nga siya nagsasabi what she stands for. Ano ang kanyang platforma? Ano ang kanyang vision? Ano ang kanyang prinsipyo? So ito nga ang pag-resign niya as a Secretary of DepEd ay hindi rin ganun kalinaw yung dahilan, no? Sa atin malinaw naman yung dalawang previous episodes natin dito ay naipaliwanag ko yung bakit dapat earlier on last year pa ay nag-resign na siya, no? Kaya malinaw naman sa atin, no? Pero as an opposition tingin ko medyo malabo. Oo. May punto kayo dyan, no? Napakalinaw nung sinabi nyo. Kumbaga, what if for you to be called opposition, you have to oppose the administration or the ones in power with certain policies. And yet, it's not clear which policy she is against with in terms of what President Marcos is doing. She's not opposed to anything specifically. Yes. At tingin ko, sooner than later, ay magsisimula silang magbuo ng kanilang hindi lang senatorial slate, hindi lang yung kanilang political coalition going into the midterms and beyond, ay magsisimula na silang magcraft ng kanilang political narrative na different dun sa administration. Pero at this point, ay whether malaki o maliit, yung coalition ng Liberal Party, ng Akbayan, ng iba pang mga yellow o pink groups, tingin ko for now, sila yung merong alternative platform, alternative vision, at alternative principles. Kaya tama yung sinabi ni Congressman Edsel Lagman na for now, sila yung malinaw na political opposition. Hindi naman ibig sabihin ng political opposition, lahat ay i-oppose mo sa gobyerno. Pwede namang nagkakasundo kayo sa foreign policy. Pero at the same time, malinaw o klaro what they stand for. Hindi sila bagong Pilipinas. Definitely, hindi rin sila UNITEAM. Si Sara, ano siya? Hindi ko sinasabi na eventually ay ma-identify niya yung kanyang sarili. Pero at this point, ay wala yon. It doesn't exist. Oo. So my thoughts exactly, it's really more Sara Duterte's, Vice President Sara Duterte's resignation. Actually, it's not about being in the opposition, but now you have two power blocks that will be fighting for the 2028 elections. The Duterte power block and the Marcos power block. So ang tanong ko sa inyo ngayon, sir, is this now a real threat
for the Marcos administration. Because at one end of the day, some have said when she was in the cabinet, she may be hitting the president. Well, she never did. But if she opposed the president, she can't go all out because one hand is tied behind her back because she's in the cabinet. But now you can go all out war. I doubt if she and her followers will be a threat sa midterms. Dahil sa midterms kasi ay very powerful ang incumbent. Lalo na yung kanyang influence sa mga local government units dahil sa control ng internal revenue allotment, yung control niya sa Congress dahil din sa same reason, at yung control niya sa mga institutions of government. From the police, the military, to the teachers, etc. So very strong. Kaya ang nakikita natin nitong nakaraang mga buwan ay yung pag-hemorrhage, yung pag-liit ng political base ng mga Duterte. Halos naubos na yung miyembro ng PDP Laban ng mga local officials. Either lumipat na sa ibang partido or nasuspindi. Katulad ni Mayor Mike Rama ng Cebu City, katulad ni Governor Hubahib ng Davao del Norte, etc. No, kaya yun ang nakikita natin. Mukhang mas ang threat ay na kila Sara dahil sila yung nauubos. At yung kanyang approval ratings ay nagsisimula rin bumaba. Halimbawa, nitong huling survey ay bumaba siya ng negative 15 sa Visayas, which was supposed to be her bailiwick. Bumaba siya ng negative 11 sa Balanced Luzon at negative 3 sa NCR. Pero mas malaki yung binaba niya sa Class D and E, which was supposed to be their bailiwick. No? Yan ang mga bailiwick ng Duterte. So, ang tingin ko, mas sila yung natetreten, no? Instead of the government, at least for the midterms. Kung sakaling nag-resign si Sara last year, baka mas na-consolidate nga yung kanyang political base. Medyo nako-confuse din kasi yung kanyang political base dahil napakaraming tumbling ng kanyang father at ng kanyang kapatid. Minsan babanat, minsan ay hindi. Minsan babanat uli, tapos titigil uli, magsasend uli ng peace fillers, tapos babanat uli. So mismo yung kanilang base nako-confuse. At si Vice President Sara, ang pinakamatindi niyang statement ay no comment. So ngayon ay pwede na siyang mag-comment. Pero she should have done that last year para napigilan yung pag-erode ng kanyang approval ratings at yung hemorrhage ng kanyang political base. Hindi ko sigurado kung ito ay too late for the midterms dahil masyadong malaki na yung nawala sa kanilang political base. Yung sinasabi ni Harry Roque na the lines have been drawn, meron ng bagong leader yung opposition at magkakaproblema yung gobyerno, I doubt that. Because the lines have been drawn so many times pa since 2022. Mismo si Sara ang nagsabi na as early as after the election, wala na yung unity team. So hindi ko alam yung sinasabi nila that the lines have been drawn. The lines have been drawn too many times these past 2 years. Okay, but then I think I want to challenge you on some points there. Number one, if the elections were held today, it's still Vice President Sara Duterte who would win the presidency. Is that fair? Yes, but there's no presidential election in the midterms. Yeah. So ang yung political base. So that's right. We know that. So technically, there are 4 years to go. Tama, no? Yes. There are 4 years to go. So, dagdag lang, Karen. No? Sa mga latest survey, ay parang mas mataas sa kanya si Senator Tulfo, which has never happened before. No? So, ibig sabihin, nagsisimula siyang bumaba at merong tumataas. Mm-mm. Nalampasan siya by 1%. But, no? Okay, so, let's ibig talk sabihin, about hindi niya solo. But let's talk about Senator Tulfo later on, no? So right now, how important is it for the Marcos administration that they win most of the locals and frankly, most of the Senate? Yes, mahalaga dahil yung kanilang mga pet bills, no? At yung kanilang bagong Pilipinas as a political project ay nakatali dyan sa midterms. Kung hindi nila maipapanalo yung karamihan sa kanilang mga kandidato, both sa local at saka sa national, then they will be extremely weakened, no, after the midterms going into 2028.
At yung sinasabi mo, definitely, kung sino yung mataas sa presidential preference survey, doon mag-shift yung loyalty ng mga local at saka national candidates. No? Pero as things stand ngayon, lalo na itong binubuo nilang ruling coalition ng Lakas, ng Partido Federal, ng Nationalist People's Coalition, NUP, National Unity Party, Nationalista Party, mukhang magdo-dominate sila sa midterms. Pero merong kolatilya yan. Yung mga sasama ba sa kanila, sa slate nila sa ruling coalition, will they be loyal to the president after they win? That's true. That's another thing. No? Yeah. That's another story. Pero for now, yung mabubuo nilang slate will be dominant. No? Dahil hindi ko alam kung sino yung may iiwan sa Duterte slate, maliban kay Bongo at saka kay Bato. And at saka Francis si Tolentino. Si no, Francis, I doubt if he will stay. Tingin ko si Francis Tolentino might join the administration. Oh, no, okay. That's a classic possibility. Oh, what about Senator Aimee Marcos? Wait, what about yeah. Senator Aimee Marcos? That's a very curious case. Yes, curious nga dahil naglabas siya ng statement na hindi niya iiwan si Vice President Sara Duterte. Pero at the same time, yung political party niya, yung Nacionalista, is negotiating for her to be part of the administration slate because let's face it, she is still a Marcos. So, ang tingin ko mas delikado si Aimee dahil nasosobrahan siya ng pamamangka sa dalawang ilog, no? Kahit isama siya sa administration. At ayaw slate, yun doubt... ng Pilipino, no? Yun ang ayaw ng Pilipino. Yes. Sir, kasi eksperto ka. Yun ang ayaw ng Pilipino. Yung namamataka yes. sa dalawang ilog, palagi at napakatagal. Di ba? Pag politiko yes. pa. Tama, Karen. Kaya kung titignan mo yung kanyang trajectory, dati mataas siya sa survey. Eh. Ngayon, nasa last four siya. Delikado yeah. yun, ha? Lalo na kung sasama ka sa administration, tapos masama loob sa'yo ng administration, baka sa dulo ilaglag ka. Mm-hmm. Tapos yung Duterte, hindi rin ganun kasolid sa'yo dahil binabanatan ka rin ni Panelo at saka ni Mayor Baste. So nasaan ka ba talaga? No? Kaya yun yung magiging dilema ng mga katulad ni Aimee. They may be in the administration slate, pero kung dahil very critical sila sa administration, no, at sabi niya, tatayuan niya si Vice President Sara, baka yung mga botante mo ay not too keen to elect you, no? At yung sasamahan mo ay baka hindi rin ganun katodo na ikampanya ka para manalo. Okay, but then at the end of the day also, you have the Duterte's consolidating. That's what I wanted to ask you. You now have Vice President Sara for sure will be supported by her father, and you have other officials, I mean, Pantaleon Alvarez, I mean, people that weren't speaking before are now consolidated against the Marcoses. Don't you consider that, frankly, I mean, formidable? I mean, when it comes to Mindanao, for example, it's still the Dutertes that are leading. And in the Visayas, there's still a part of the Dutertes. I believe a part of the Visayas that are still where the Dutertes are quite high. Yes, but halimbawa sa Visayas, uh-oh. Governor Gwen Garcia has left yeah. PDP Laban. And yung successor ni Mayor Rama, si Vice Mayor Garcia, mukhang ay inabandon na rin yung PDP Laban. So makikita mo buong Cebu na yeah. beforehand was all PDP Laban, ay yes. ngayon ay nasa administration na. So that's yeah. an example. Na may hirapan yung when we talk about Cebu, we mean Cebu province. And yeah. city. And yeah. city. Dahil yung isang Garcia is now the acting mayor of the city. Mm. No? At mukhang iniwan na niya si Mike Rama. Tapos mm-hmm. sa Mindanao naman, karamihan ng mga local officials dyan will be with the administration. Oh, hindi okay. naman kandidato si Sara, hindi naman kandidato si Digong. So, ang boboto dyan are local officials. No? Mm-hmm. Pwedeng ma-deliver nila ang Mindanao for their national candidates. Pero sa local, I'm almost sure they will be wiped out. Halimbawa, mm-hmm. Southern Mindanao is Pacquiao country. Mm-hmm. Sarangani, General Santos, South Cotabato. No? So, ano yung matitira sa mga Duterte? It's basically Davao. Pero meron na rin silang kalaban sa Davao. Mm-hmm. Diba? So,
Iba yung local, Congress, local officials, iba yung national. Perhaps, sabi ko nga kanina, sa Senate ay madideliver nila yung parts, large parts of Mindanao. But sa local candidates, sa congressional candidates, I'm almost totally sure they will be wiped out. Okay, so let's fast forward to 4 years. Is this administration, is President Marcos Jr. building a successor? Because some have said that's the problem with the late President Noynoy Aquino. He wasn't able to unite Mar Rojas and Grace Poe, which actually led to the disintegration of his power block. And to a degree, it's right, right? So what should this administration do to ensure that their candidate is the winning candidate for 2028? At some point, you need to build. Well, una, I tingin ko hindi pa tapos yung political project ng mga iba dyan to push for charter change. Tingin ko magkakaroon pa ng last push for charter change. At alam naman natin, pag nag-succeed yan, ay hindi lang economic provisions ang gagalawin niya. But so yun yung una. Do you believe Senate President Cheese Escudero will support that? I doubt it. That's the point. Yeah. Ang point ko lang, there will be a push. Right? Okay, there will be a push. Yeah. Well, whether it will succeed is a different thing. Tingin ko uphill pa rin. No? But there will still be a push. Yeah, because one of the criticisms with a Senate coup is the fact that the power bloc in the Senate that was removed actually somehow supported, is it RBH6? I can't remember right now, but essentially some of the economic changes for the charter. And this new power bloc, well, at least the leadership has claimed they do not. Yes, that's why it will be uphill. Uh-oh. But ang sinasabi ko lang, Karen, they will still push for it. No? Okay. One last try. No? Ikalawa ay kung walang viable candidate ang mga Marcoses, ang isang option nila ay to support somebody na hindi talaga organically kasama nila. No? Mm. To get a black swan candidate. Like Raffy Tulfo, you mean? Yes. Na against the Duterte. Just to defeat the Duterte. Kaya that's still an option to be a kingmaker, no? Mm-hmm. to push for, at sa ngayon yung pwede nilang himukin to be their candidate na hindi naman nila kalaban is the Tulfos, no? At least one of them. Sa ngayon ang lumalabas si Senator Raffy Tulfo, at sa survey ay either kapantay o nalampasan na niya si Sara Duterte, at hindi pa siya nag-announce. Mm-hmm. Ibig sabihin, hindi pa siya nagpapakilala as a presidential candidate or timber. After the midterms, it's a different thing. Kaya he is somebody to watch. Pero yung gobyerno, kung wala silang talagang kandidato, ay hindi malayo that they negotiate and support somebody na winnable against the Duterte. Dahil kung hindi sila manalo sa mga Duterte, baka delikado sila, baka gantihan sila. At yung foreign policy nila na a pivot away from China ay baka mabago. So very fundamental itong labanan sa 2028, dahil hindi lang ito labanan for the presidency of the Philippines. It's a labanan between the two superpowers. Okay, here's another question for you. One of the reasons they say why President Marcos Jr. got, I believe it was 31 million votes, right? In the last elections, a whopping 31 million votes, is essentially he was able to unite. That's why it's the unity with Sara Duterte, who in the surveys before leading up to the elections, they were higher. Close, 25, 26, something, etc. Yeah. Then you had Eleni Robredo, right? So then you had, because they united, you had Eleni Robredo that got half of Marcos's votes. Yes. But then in the coming elections, it might be a 3 or 4 way playing field. So you may now have the Marcos candidate, Sara Duterte, running if she does run. And then some have said, will former Vice President Eleni Robredo now have a chance? Because if you split it in three, that changes everything. That's a distinct possibility, no? Mm-hmm. Possibly in a 3-way fight. I doubt lang kung si Eleni Robredo yan, dahil nag-decision na siya na she will go local.
Yeah, No, yeah. she will run for mayor of Naga City. So hindi ko sigurado kung siya ay, pero yung grupo ni Lenny will definitely field somebody, no? Unless hindi maging viable, then you can see possible coalitions na mangyari sa 2028, no? Hindi yan sarado. Hindi yan sarado. Dahil bottom line, will they permit a Duterte presidency kung malakas pa si Sara? Dahil hindi na rin invincible si Sara, nakakaramdam na rin siya ng kanyang political mortality. At makikita natin yan in the next survey before and after the midterms, no? Kaya pagiging high ni Sara sa preferential option for the presidency may no longer hold water in the next few months or years. Because what you're saying is it's the performance in the local that will matter. Yes, and it's about the movement of numbers. Eh. It's yeah. not absolute numbers. If you look at the absolute numbers, perhaps nasa top 1, top 2 pa rin si Sara. But if you look at the movement of numbers, it is moving downwards. Kung hindi nila mapipigilan yung movement downwards, then they have a big problem going into 2028. There might be other alternatives to them going into 2028. Kaya nga siguro, isang dahilan kung bakit siya nag-resign, baka susubukin nilang pigilan itong downward trend na ito. Pero from my vantage point, it's a bit too late. They should have done that much earlier to salvage what they have. Ngayon, baka mahirapan. On that note, I want to thank you so much for joining me today, former Secretary for Political Affairs, political analyst Ronald Liamas. Thank you once again, sir, and good luck with your speech in the U.S. Maraming salamat, Karen.